Assalamualaikum and good morning to each and everyone, especially to you, sir. So, for our today's report, we are going to discuss about the journey of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or his journey through his spreading of the teaching of Islam to the people of Taif. So, before we start to his journey to Taif, let us know muna the previous events kung bakit nga ba siya or kung bakit nga ba pumunta ng Taif si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so before si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagpapalaganap ng Islam sa Makkah. But he was opposed by the leaders of Quraysh. So marami ang against sa kanya, lalo na ang mga Quraysh. So the people of Quraysh boycott them or the Muslims for 3 years. So they spent their 3 years para lang pahirapan ang mga Muslims. Pero hindi yun nagtagumpay, or kumbaga dahil mas malaki ang faith at paniniwala nila sa Islam at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so in the same year, Prophet Muhammad lost his 2 supporters, which is his uncle Abu Talib, na always there para protektahan siya against sa mga Quraysh, as well as his wife Khadija. But due to illness, he passed away. At ganun din ang kanyang asawa na si Khadija. So, because of Prophet Muhammad's loss, kaya ito ay tinawag na Year of Grief. Okay, so without the protection of his uncle, Abu Talib in Makkah, peace be upon him, needed to reach out and seek support beyond the city of Makkah in hopes that they would believe and accept the message of Islam. So, nung palala na ang sitwasyon nila sa Makkah, and now that Abu Talib is no longer around to protect them, kaya pumunta ng Taif si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hopes na baka the people of Taif would accept Islam and baka pwede silang manirahan ng safe sa Taif. Okay, so he met with the 3 chieftains of Taif. He told them about Islam, worshipping only one God and leaving idol worshipping. So, nakipagkita siya with the 3 leaders of Taif and told them na si Allah ang dapat nilang sambahin at hindi ang mga Diyos-Diyosan or ang mga idols. So, they rejected his message and insulted him. So, hindi sila naniwala sa kanya and ininsulto pa. So, by rejecting Prophet Muhammad's religion, the people of Taif ordered their children to throw rocks and stone at Prophet Muhammad and Zain ibn Harith to make them leave the city and never come back. So, nung nireject nila si Prophet Muhammad and the religion, so inutusan nila ang mga bata sa kanilang tribe para batuhin sila Prophet Muhammad at ang kanyang utusan na si Zain ibn Harith palabas ng city at wag nang bumalik. So, si Zain ibn Harith ay ang loyal slave or utusan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so Prophet Muhammad and Zain ibn Harith were finally turned out by mocking and jeering crowd. So, pinagtawanan sila ng mga tao ng Taif. So, Prophet Muhammad bled so profusely from the stoning that his feet became clot to his shoes and he was wounded badly. So, sobrang nasugatan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that his feet became clot to his shoes. So, sa sobrang daming dugo is napuno or hindi na makita yung shoes niya or yung paa niya. Okay, so once they were outside the city walls, Prophet Muhammad almost collapsed. So, nung nakalabas na sila sa city walls ng Taif, Prophet Muhammad almost collapsed. So, habang palabas sila ng Taif, sa isang orchard or garden sila napadpad na pagmamay-ari nila Utaba and Sheba. Okay, so
The owners of the orchard had seen Muhammad being persecuted in Mecca, and on this occasion, they felt sympathy toward their fellow townsman. So, naawa sila kay Prophet Muhammad, so they sent a slave named Adas, who took Muhammad into his hut, dressed his wounds, and let him rest and recuperate until he felt strong enough to resume his journey across the rough terrain between Taif and Mecca. So, naawa sila kay Prophet Muhammad at inutusan nila ang kanilang slave na si Adas para gamutin si Prophet Muhammad and let him rest hanggang sa kaya na niyang ulit maglakbay across the rough terrain. So, rough terrain means, kumbaga, parang lubak-lubak or mabatong daanan between sa Taif and Mecca. So, it was there that Angel Jibril came to him with the Angel of the Mountains and said that if Muhammad wanted, he would blow the mountains over the people of Taif or crush the people of Taif between the mountains. So, bumaba si Angel Jibril alayhi salam with the Angel of Mountains. So, ang sabi ng Angel of Mountains, if gusto daw ni Prophet Muhammad ay sa isang blow lang, the people of Taif will crush to death. So, kaya niyang ipag-collide ang mga mountains para maipit or tamaan ng mga malalaking bato ang mga tao ng Taif dahil sa ginawa nila sa kanya. Pero si Prophet Muhammad ay sobrang bait at ayaw niyang makiganti sa mga tao ng Taif. Okay, so the owners also told their Christian slave named Adas from Nineveh to give a tray of grapes to the visitors. So, inutusan ng owner ng orchard or garden si Adas para ibigay sa mga bisita ang isang tray of grapes. So, Prophet Muhammad took the grapes and before putting it into his mouth, he recited what has become the Muslim grace, Bismillahirrahmanirrahim, or in the name of God, the most compassionate and the most merciful. So, kumuha ng grapes si Prophet Muhammad and before putting it into his mouth, binasa niya ang Bismillahirrahmanirrahim, or in the name of God, the most compassionate and the most merciful. So, Adas became curious and inquired about the identity of Prophet Muhammad who presented himself. So, na-curious si Adas kay Prophet Muhammad and nagtanong about sa identity niya and about sa Islam. So, it is stated there na habang nag-uusap sila ni Prophet Muhammad, Adas became a Muslim. So, nabuksan ang puso ni Adas and accept Islam. Okay, so he stayed preaching to the common people for 10 days. So, nagstayed si Prophet Muhammad ng 10 days to share the knowledge and give advice about Islam sa ilang tao lamang sa Taif. So that Prophet Muhammad's journey to Taif did not prove entirely fruitless. So, kumbaga, hindi masyado successful ang journey ni Prophet Muhammad sa Taif dahil iilang tao lang ang nakinig sa kanya at yumakap sa Islam. Okay, so, Muhammad sent Zaid to seek asylum or istijara for him along 4 nobles in the city. 3 of them, Abdul Yalil ibn Abdul Khalal, Akhnas ibn Sharikh, and Suhail ibn Amr refused. But the 4th one, Mu'tim ibn Adi, responded. Okay, so nung pabalik na sila Prophet Muhammad sa Makkah, alam niyang hindi sila basta-bastang makakapasok or makakabalik without a protection. So, inutusan ni Prophet Muhammad si Zaid to ask for protection sa mga nobles, leaders in the city. Or, kumbaga, parang nasa kanila yung quality ng isang good leader na may class at mataas ang rangko. So, 3 of them refused. So, isa lang sa kanila ang pumayag, si Mu'tim ibn Adi. So,
Mu'tim ordered his sons, nephews, and other young men of his clan to put on their battle dress and then march. So, tinawag lahat ni Mu'tim ang mga kalalakihan sa kanyang clan with their battle dress para protektahan si Prophet Muhammad pabalik ng Makkah. So, he brought Prophet Muhammad with him first into presence of the Kaaba, where the latter made the customary 7 circuits or the tawaf and then escort him to his home. So, nakabalik ng ligtas si Prophet Muhammad sa Makkah at pumunta ng Kaaba to do the customary 7 circuits or ang tinatawag na tawaf na ngayon ay ginagawa kapag ikaw ay nag-hajj. So, pag-iikot ng 7 times, start and ending sa Hajar al-Aswad. So, after magdawap ni Prophet Muhammad sa Kaaba, they escort him to his home safely. So, yun ang mga pinagdaanan ni Prophet Muhammad throughout his journey to Taif and for spreading the words of Islam. So, that's all for my report. Shukran and wassalam.